What's up mga katribo? Welcome back po sa aking YouTube channel. Ako po si Aki, ang inyong hero. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo nang kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para tuloy-tuloy ang ating kasiyahan. So for today's video ay may i-share ako sa inyo na talaga namang natutuwa ako dahil nagkaroon na ako nito na matatawag kong sa akin na mismo. So kung nakikita nyo dati sa aking mga vlog, may ginagamit akong camera doon, which is hindi yun sa akin at hiram ko lang yun. Kaya na-stop din ako mag-vlog kasi yun yung ginagamit ko talagang camera at yun lang yung magandang camera na mayroon ako. Pero now, meron na akong sariling camera at i-unbox natin siya ngayon. Ayan! So itong camera na ito ay ang DJI Pocket 2. So, yung ginagamit ko pala dati na camera ay DJI Pocket 1. Yun yung ginamit ko nung pumunta ako sa Ilocos at sa Cebu. So, dalawa yung DJI Pocket 2 na pwede nyong mabili. Ito yung isa, and yung isa naman ay yung combo, which is meron na siya mga kasamang mga accessories. Bukod dito sa camera, ay meron din ako ditong memory card na ilalagay natin dito para magamit natin siya. So, bigay to ng kuya ko at ito naman ay bigay ng pinsan ko. So, maraming salamat sa mga nagbigay sa akin at unti-unti nang natutupad yung pangarap ko, diba? Sobrang excited na ako buksan nito dahil galing pa to ng America, guys, by the way. So, kanina in-unbox ko yung balikbayan box. At sobrang excited lang akong buksan yung balikbayan box na nadala sa amin kasi nasa loob nun yung camera nga. And kaya naman, i-unbox na natin tong camera ko. Oh my God! Okay, pagbukas mo ng box, ay ayan, makikita mo agad yung mga guides. And meron ditong box. Siguro ito yung mga accessories nitong camera. At ito na mismo yung camera, yung nasa katabi niya. Unahin muna natin buksan itong maliit na box na pahaba. Ano kaya naman ito? Ganito. Sige, labas muna natin lahat bago natin buksan. Oh, so yun yung laman nitong maliit na box. Meron ditong hawakan na nilalagay sa ilalim ng DJI para kapag ginamit mo siya eh naka ano sa kamay mo. Ito siguro yung sa charger. Ayan, sa charger siguro to. Ito hindi ko alam kung ano eh. Tara, buksan natin. Oh, ano siya? Para siya yung nilalagay sa ilalim ng camera. Ayan, kita ba? Ayan, para siya yung nilalagay sa ilalim para tumayo or mapalitan para malagay siya sa tripod. Kasi meron siyang ano eh, parang ikutan dito sa ilalim. Ito yung nilalagay sa camera para makonect siya sa cellphone. Gusto ko siyang i-connect ngayon sa cellphone ko. Kaso naman, ginagamit ko yung phone ko ngayon pang record ng ating vlog. Kaya itatry natin to mamaya. Oh, may controller siya. Di ko alam kung ano to, kung para saan. Isa-search na lang natin mamaya kung para saan ito. Pero may controller siya. Siguro pang move or pang zoom in out. Oh, pang-connect din siya sa ano, sa cellphone pero Type-C. Type-C naman siya. So kanina yung pang-iPhone, ito naman yung pang-Type-C. So yun yung laman nitong maliit na box, yung mga accessories nitong camera. Ngayon naman, dumako na tayo sa mismong camera. Ay, pero bago pala 'yan. Meron pala dito mga guide. So baka dito natin makita kung ano yung purpose ng mga ano, ng mga accessories na in-unbox natin kanina. So, ayan. May mga guide siya. So, dapat basahin natin yan para hindi tayo malito sa paggamit ng camera. At para, alam mo yon, may guide talaga tayo kung paano nga ba talaga yung tamang paggamit nitong camera, no? Meron din pala siyang sticker na kasama. So, ayan yung sticker. Parang sa Apple lang, meron siyang sticker. Now, nandito na tayo sa camera. Excited na ba kayo? Siyempre, mas excited ako. Kaya naman, i-unbox na natin ito. Wow! Oh, ang ganda. Ganda, hindi pa nga nabubuksan. Kapaka-OA.
Okay, sige. Labas na natin siya. Medyo mahigpit lang ha. Talagang safe na safe. So, ayan. May mga foam na yellow dito para makaka-sure tayo na safe talaga yung camera. Sige, alitin muna natin itong mga stickers. Safety stickers na nakadikit sa ating camera. Di ko mapaliwanag yung nafe-feel ko ngayon. Halo-halo yung emosyon ko na excited, na medyo na titear eye. Kasi meron akong sariling camera talaga na hindi mababawi or makukuha ulit sa akin. Kaya naman feeling ko tuloy-tuloy na talaga itong pagvavlog ko. At maraming salamat talaga sa mga nagsusupport sa akin at sa mga naniniwala sa talent ko. Dahil kung wala yung mga support nyo, wala, hindi ko rin magagawa yung mga nagagawa ko ngayon. Ayan, so natanggal na natin yung mga stickers sa camera. And kailangan muna natin ilagay itong memory card or SD card na binigay sa akin ng kuya ko. Dahil hindi tayo makakapag-record ng video kapag wala siyang memory card. So, ayan, salpak na natin. Now, it's time para tignan na natin yung quality nitong camera. So, sige, ito try ko mag-record and papakita ko sa inyo kung kaano nga ba ka-stabilize at kalinaw itong camera. So, makikita nyo di. So, papagtabihin ko itong video record na ito ng aking phone at nitong DJI Pocket 2. So, makikita nyo dito yung pagkakaiba ng quality ng camera mismo ng DJI at ng camera ng phone. So, kahit maglikot-likot tayo dito, no, hindi siya masyadong shaky dahil may stabilizer talaga itong camera. At ibang-iba siya kapag sa cellphone. Kasi kapag sa cellphone, kapag tumatakbo ka, medyo maalog-alog talaga at shaky. Well, dito sa ano, sa DJI Pocket 2, kahit anong galaw mo, stabilized talaga siya, oh. Well, makikita naman na nag-shake siya, pero grabe, naka-focus pa din siya dun sa subject or dun sa tao na kinukuhanan niya. So, ayan ang ating unboxing ng DJI Pocket 2 at ng aking camera. Gaya nga ng sinabi ko kanina, kung nung meron akong DJI Pocket 1 ay nakapunta ako sa Ilocos at Cebu, siguro naman ngayon na may DJI Pocket 2 na ako, makakapunta or makakapag-travel na ulit tayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at malay nyo, sa susunod, makapag-ibang bansa naman tayo. So, excited na ako kung saan ko magagamit itong bago kong camera at babalitaan ko kayo agad dyan dahil tuloy-tuloy na uli ang ating pagvavlog. Kaya naman kung nag-enjoy ka sa video ang to, huwag mo na kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para tuloy-tuloy ang ating kasiyahan. Bye!